Hi guys, welcome back to my channel Galimay Online po. Sa mga bago dyan, subscribe na po kayo at i-on ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga content at mag-join sa ating membership. At sa ating pong mga members, no, maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy at walang sawa ang pagsuporta sa Galimay Online. Okay guys, ang ating pong magiging content ngayon, hindi po tayo sa coins ngayon, ano? Medyo magpo-focus muna tayo sa mga perang papel at bibirang-bibirang nga po tayo mag-content dito. At ngayon, siyempre, dapat maging familiar na rin tayo, hindi lamang sa mga coins ng BSP series at dapat din, siyempre, doon sa mga banknotes, no? So, ibibigay ko ngayon sa inyo yung 10 uri ng mga serial numbers na ginagamit sa ating pera na hindi natin basta-basta makikita. Ito po yung mga serial numbers na kinukulik, no? Yung mga hinahanap ng mga big time collectors dyan, kahit small time collectors, no? Ito yung mga serial numbers na rare, no? Yung mga hard to find. Ayan, kasi yung pang pinagbabasihan nila dyan, hindi lang yung basta yung pera. Kung hindi, pati na rin mismo guys yung serial number, kaya isa-isahin natin ngayon. Number 1, solid numbers guys, where all the numbers are the same, for example 8. So ibig sabihin yan, solid numbers, ang serial number ay lahat 8 or 2 or 1, no, basta solid siya, straight 8. So ayan ang solid numbers. Ito yung examples, no guys, no, 9 siya, solid 9 siya. So ibig sabihin yan, solid numbers. At itong 100 piso na ito na kanila example, commemorate. So bukod sa kanyang solid numbers, commemorative pa siya, no? So malaki ang value nitong 100 pesos nito. Kaya kung kayo po ay merong ganyan, no, sa eBay or mismong dito sa atin sa mga vloggers dyan, meron na po kayong mahahanap na bumibuli ng mga gantong banknotes. Number 2, semi-solid, where all the numbers are the same, for example 08888. So semi-solid guys, kasi meron siyang ibang number na nahalo compared doon sa solid, no? Solid lang siya, wala siyang ibang number. So gano'n lang naman kasimple yan. At itong example ay EN02222. So ayan po ang semi-solid. Number 3, number 1 na tinatawag, serial number that starts with 00001. So ganyan lang guys, number 1 na tinatawag. Itong mga serial number na ito talagang hindi na tayo talaga basta-basta makakakita nito, no? Kaya kung kayo po ay makakahawak ng ganito, guys, kung sino po ang meron dyan, comment nyo lang guys para ma-survey din natin. At kung meron kayong mga ihingi ng advice, kung ihingi kayo ng advice sa akin, at sisikapin ko na mabigyan kayo ng mga advice kung kayo po ay merong hawak ng mga ganitong serial number. Number 4, radar, where the numbers read the same both forwards and backwards. For example, 018810. Ayan ang example ng radar guys, no. Medyo malilito lang kayo, pero tingnan nyo lang yung sa gitna kasi. Yung unang dalawang numbers, no, 01, tapos meron siyang doble na number, no, 88, tapos 01 ulit. Ganyan lang naman ang radar. Tingnan natin itong example. Ito serial number niya, no, 276672. So ayan ang radar guys, no. Sa tingin ko itong mga serial number nito ay parang hindi natin masabi kung meron nga tayo makukuha pa nito sa panahon ngayon. Maliban na lang siguro kung sa bangko ka nagtatrabaho or sa mga tindahan, no, yung malalaking tindahan, kapag meron ka nakitang ganyan, pwede mo na agad palitan yan, eh. Diba? So advantage yung mga nasa bangko at sa mga tindahan. Number 5, 1 million. Literally 1 million. The 1 million used to be the last number of each prefix. Ito naman guys, yung kabaliktaran kanina ng number 1. Ito naman, 1 million. Literal na 1 million kasi 1, then 6 na 0. No? Tingnan natin itong example. Ito, sa 1,000 peso bill, GD. 1 million. So, mas special ito kumpara doon sa iba eh, kasi pito siya, no? Diba usually 6 lang eh. Diba 6 lang ang serial number. Ito pito siya, 1 then 6 na 0, no? So kung meron kayo nito guys,
maganda-ganda ang magiging labanan nyo rito. Tapos 1,000 peso bill pa, di ba? Number 6, low numbers. Low serial number, for example, 0007 or 00028. No? So, sa unahan, puro 0 siya. Sa huli, may number siya. So, yan po ang tinatawag na low numbers. Ito example, 50 pesos sa DP. 4 na 0, then 1-1. Ayan, para meron kayong ganito, guys. Number 7, ladder. The numbers in ladders go up, such as a 1, 2, 3, 4, 5, 6. While reverse ladders just go in the opposite direction, or 6, 5, 4, 3, 2, 1. At ito ang example niyan, guys. 100 pesos, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung regular ladder, no? At yung kanya namang opposite na tinatawag na reverse ladder. Ganito naman ang example niyan. Serial number 6, 5, 4, 3, 2, and 1. No? So, binaliktad lang siya, eh. And mapunta naman tayo sa number 8, repeater. Repeating serial number. For example, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Yung kinontent ko na 50 pesos na hindi naman talaga siya super ano, yung repeater, eh, no? Kasi sa gitna meron siya nahalong isang ibang number. So repeater yon. Hindi ko lang may mga iba pa kasing tawag dito sa mga serial number. Yan po ang ating alamin. May mga tinatawag pa yung mga double, mga ganun, ano. So ito po yung super ano, repeater. 141414. Solid na talagang inulit-ulit siya. At ito ang example. 090909. Yan, guys. At talagang rare na itong mga serial number na to, dahil yung ginamit nilang example na pera dito ay yung mga lumang pera, eh, no? Ayan. Number 9 na tayo, guys. Triples na tinatawag. At triple number occurs 2 times within the serial number. At ito naman ang example niya. Ayan. Yan pala ang triples na tinatawag, you know. Tatlong 1, then tatlong 6. Meron ding tinatawag na trinary, no? Yung trinary na yun, yung tatlo lang yung magkakapareho. Ito naman, dalawang number na inulit ng tig-tatlong beses. Ayan po ang triples. And lastly, number 10 na tayo, guys. Doubles na tinatawag. Doubles occur when pairs of numbers occur within the serial number. At ganito naman yung example niya, no? 2, 2, 6, 6, 7, 7. Ayan, yun pala yung tinatawag na double. So madali lang naman ma-distinguish yan, guys. Ayan, at sana nabigyan ko na naman kayo ng impormasyon ngayon. At magagamit natin ito sa ating pangongoleksyon sa araw-araw. Araw-araw tayo nakakasalamuha ng pera, eh, no? O, hindi man araw-araw, sa araw lang ng sweldo, nakakasalamuha tayo ng mga bagong pera na ating nahawakan. At kilatisin nating mabuti yan, ha? At baka makachamba tayo dyan ng maganda-gandang rare na serial number sa ating mga pera. So, hanggang dyan na lang po ang ating content. Maraming salamat, at mag-subscribe sa ating channel at mag-join sa ating membership. Kailangan nyo po yan, guys. Kailangan ng ating channel yan. Join kayo sa ating membership. Maraming salamat po. Until next time, God bless you all. I'm out.